What's up? This is MC at welcome sa channel kong Think More Often. Kung bago ka lang dito ay pwede mo i-consider na mag-subscribe at pindutin yung notification bell pati na yung all button para maging updated sa lahat ng videos na i-upload ko. Ito ay bagong series na pinangalanan kong Basic Math Techniques You Must Know. Ito ay hindi ko ginawa para lamang sa mga lumalaban ng contest o lalong-lalo na para lamang sa mga nag-aaral, kundi para sa lahat. Dahil sa pang-araw-araw na pamumuhay ay ma-encounter at ma-encounter talaga natin ang math. Kung ikaw ay babiyahe, magbabayad ka ng pamasahe at minsan may sukli, syempre kinakailangan mo i-check yon. Ganun rin naman kung ikaw ay tindera, tatanggap ka ng bayad at kinakailangan mo rin magsukli. At kapag kinakailangan mo rin bumili ng mga bagay na kailangan mo tulad ng pagkain, magbabayad ka rin at kadalasan meron sukli. At kadalasan sa mga senaryong yon ay wala ka namang hawak na calculator, kaya ina-encourage ko na masanay mag-mental math, lalo na't mga basic operations lang naman. Which means, kinakailangan mong ma-develop ang iyong memorization at visualization skills. Para sa videong to, ang i-share lang muna natin ay tungkol sa mga techniques na magagamit mo sa addition. Para ma-master ang addition, dun muna tayo sa pinaka-basic, pag-a-add ng dalawang one-digit numbers. Sa lahat ng techniques at strategies sa pag-a-add, kapag hindi mo to naintindihan o kapag hindi mo to alam, hindi ka makakapag-add ng mas malalaking numbers. Ito ang lahat ng possibilities sa pag-a-add ng dalawang one-digit number. Ang mga naka-highlight ay yung may mga sum na 10, 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5, 6 plus 4, 7 plus 3, 8 plus 2, at 9 plus 1. At lahat ng mga nasa baba niyan ay yung may mga sum na mas malaki sa 10, which is 11 hanggang 18. Hinighlight ko yan para mas madali nyo makita yung pattern. So, napaka-basic naman ito. Lahat naman siguro tayo alam to. Kaya mag-proceed na tayo dun sa pag-a-add ng 2-digit numbers. Hahatiin natin to sa dalawang part. Part 1, pag-a-add ng dalawang 2-digit numbers na parehong nagtatapos sa 0. For example, 40 plus 50. Kung gagamitin natin yung tinuturo sa school na tinatawag na US traditional method, ia-align natin yung 40 at 50, kung saan yung 4 at 5 ay magkatapat at yung 0 at 0 ay magkatapat. Aalisin muna natin yung display. Sinasadya kong hindi ipakita kung paano yung ginagawa dahil gusto ko ngang mahasa ang inyong memorization at visualization skills. Sa method na yon ay magsisimula kang mag-add sa kanan papunta sa kaliwa. So 0 plus 0 is equal to 0, then 4 plus 5 is equal to 9. Meron kang 0 at meron kang 9, therefore ang mabubuong number ay 90. Kaya ito yung tinaturong technique sa school ay dahil effective siya sa kahit anong given ang i-add mo. Ngunit challenging siya kapag mental math na ang pinag-uusapan. Bakit? Dahil kapag binabanggit mo yung number, binabasa mo ito from left to right katulad lang kung paano mo binabasa ang mga words. At napaka-natural na yun sa ating mga tao. Pero kapag ginamit mo tong technique na to, ang ginagawa mo naman from right to left, which is taliwa sa iyong paraan ng pagbabasa ng numbers maging words. Kaya naman, ipepresent ko tong isa pang technique kung saan mag-a-add ka from left to right. Tandaan, ang lahat ng techniques na i-share ko dito ay may isang similarity at yun ay pag-a-add from left to right. Hindi na rin natin siya isusulat ng pa-vertical. Okay na yung ganyan. Ang kinakailangan mong gawin dito ay una, i-add ang mga first digits ng mga given na numbers. Ang first digit ng 40 ay 4 at sa 50 naman ay 5. 4 plus 5 is equal to 9. Then ang sunod na step ay maglagay ng 0 after ng sum ng first digits. Which means maglalagay ka ng 0 after ng 9 at ang mabubuong number ay 90. Katulad lang ng nakuha nating sagot nang ginamit natin yung traditional na method. Ngayon, baka hindi nyo pa ma-realize yung difference dahil onting digits palang ginagamit natin. Pero once na makapag-add na kayo ng mga 4 digits, marirealize nyo sa ganong example, kapag hindi kayo pwedeng gumamit ng calculator o ng mga papel, mas effective yung pag-a-add from left to right. So, iba pang example, 60 plus 70. Katulad kanina, i-add mo yung mga first digits, which is yung 6 sa 60 at 7 sa 70. 6 plus 7 is equal to 13. Then second step, maglagay ng 0 after ng sum. So magiging 130. Ngayon naman, dumako tayo sa part 2. At least isa dun sa dalawang given na numbers ay hindi nagtatapos sa 0.
So, pwedeng yung unang number ay nagtatapos sa 0, then yung ikalawa ay hindi. Pwede rin naman yung unang number yung hindi, yung ikalawa yung oo. Pwede rin namang parehong hindi. For example, 83 plus 40. Yung una yung hindi nagtatapos sa 0 at yung ikalawa ay nagtatapos sa 0. Sa ganitong example, ang method ay hindi nalalayo doon sa huling tinuro natin. May mga dinagdag lang tayong steps. Ito yung una. Separate the number that does not end with 0. Dito yung 83 dahil yung 40 ay nagtatapos naman sa 0. Kapag sinabi mong separate the number, hahatiin mo yung number kung saan kapag pinag-add mo ito, equal pa rin dun sa given na number. So hahatiin daw natin yung 83. Pwedeng 1 plus 82, pwedeng 2 plus 81, pwedeng 3 plus 80, at marami pang iba. At marirealize mo na napakaraming paraan para hatiin ng 83. So ang tanong sa papaanong paraan. Hahatiin mo ito kung saan yung unang number ay katulad lang ng 83, pero pinalitan mo yung last digit ng 0. So ang last digit ng 83 ay 3. Papalitan mo ng 0, magiging 80. Ang ikalawang number mo naman ay yung last digit ng given number. Ang given na number ay 83, ang last digit ay 3. Kaya ang dalawang number mo ay 80 at 3. 80 plus 3 is equal to 83. So ang 80 plus 3 ay pwede mong ituring na bagong representation. Ang given na number, which is yung 83, ay papalitan mo ng unang number sa iyong bagong representation, which is yung 80. At mabubuo ang panibagong equation, 80 plus 40. And suddenly, ito ay naging addition ng dalawang 2-digit number na parehong nagtatapos sa 0, which is yung nasa part 1. So 80 plus 40. Add yung mga first digits, 8 plus 4 is equal to 12. Then maglagay ng 0 sa dulo, magiging 120. Pero hindi pa yan final answer. Add the separated part. Tandaan nyo, meron pa tayong plus 3. So 120 plus 3 is equal to 123. At yan ang ating final answer. Nakakasunod ba? Kung hindi, ito pang panibagong example. 67 plus 24. Parehas ng hindi nagtatapos sa 0. So, unang step, i-separate yung number or mga numbers na hindi nagtatapos sa 0. Sa case na to, parehas. Unahin natin yung 67. Kapag sineparate mo to, ang unang number ay 67, napapalitan mo yung last digit ng 0. So, ang last digit ng 67 ay 7. Kaya ito ay magiging 60. Ang ikalawang number naman ay yung last digit ng given number, which is yung 7. Kaya ang bago mong representation ay 60 plus 7. Para naman sa 24, ang first number mo ay 24 na pinalitan ng 0 ang last digit, kaya magiging 20, at ang last digit ay magiging second number. So magiging 20 plus 4. Then papalitan mo ang 67 ng 60 at ang 24 ng 20. At nabuo ang iyong bagong equation na 60 plus 20. Ito ay equal sa 80. And then last step, i-add yung mga separated part, which is yung 7 at 4. 80 plus 7 plus 4 is equal to 91. At yan ang iyong final answer. Dahil nga ang first step sa method na to ay sinaseparate ang mga numbers na hindi nagtatapos sa 0, ang technique na to ay tinawag na separating. Uulitin ko lang, separate mo ang number sa paraang ang unang number ay katulad lang ng given number pero papalitan mo yung last digit ng 0. At ang ikalawang number naman ay yung mismong last digit ng given number. Kung ang given na number ay 38, then ang bago mong representation ay 30 plus 8. Kung ang given ay 45, then 40 plus 5. Kung ang given ay 87, 80 plus 7. Diba, madali lang? At para ma-master mo talaga, ito pa isang example. 73 plus 49. Medyo bibilisan na natin na onte. I-separate mo yung 73, magiging 70 plus 3. Ang 49 naman ay 40 plus 9. Palitan ng 73 ng 70, palitan ng 49 ng 40. At mabubuo ang panibagong equation na 70 plus 40. 70 plus 40 is equal to 110. Then add yung mga separated part, which is yung 3 at 9. 110 plus 3 plus 9 is equal to 122. At yan ang ating final answer. Ang technique na to ay sobrang effective kapag ang mga ia-add mo ay walang carry o yung bring up.
dahil hindi mo na kinakailangan balikan yung mga naunang number para dagdagan ng na-carry or na-bring up. Katulad lang rin naman ng disadvantage ng US traditional na method. At syempre, ang advantage nito sa mga gantong example, sobrang bilis mo makukuha yung mga sum na hinihingi. Gets? Now, dumako naman tayo sa ikalawang technique na tinatawag na compensation. Halimbawa, ang tanong ay 79 plus 60. Kung sa separating ay isa-separate mo yung 79 sa 70 at 9, dito iba. Hahanapin mo yung pinakamalapit na number sa 79 na nagtatapos sa 0 pataas. So instead na 70, sa case na to, 80. Kung sa separating, mag-a-add ka para maging katulad pa rin ng original na number, dito naman magsasubtract ka dahil mas mataas nga yung kinuha mong number. Anong isasubtract mo sa 80 para maging 79? Easy lang, 1. Kaya ang bagong representation ng 79 ay 80 minus 1. Equal pa rin naman yan sa 79. Katulad sa separating, papalitan mo lang yung given na number ng first number sa iyong bagong representation, yung 80. Kaya ang bagong equation mo ay 80 plus 60. So katulad na lang ng part 1 kanina, 80 plus 60 is equal to 140. Dahil 8 plus 4 is equal to 14, lagyan ng 0 sa dulo. Kung sa separating ay nag-a-add tayo sa dulo, sa compensation naman ay magsasubtract tayo. Meron pa tayong minus 1 at isasubtract natin yon doon sa nakuha nating sagot kanina, yung 140. 140 minus 1 is equal to 139. At yan ang ating final answer. Diba marami silang similarities? Ang malaking pinagkaiba lang nila, doon mag-a-add ka, dito nagsasubtract. So para mas magets mo, isa pang example, 23 plus 48. Another tip, hindi lahat ng number ay pwede mong gamitan ng compensation. Pinaka-effective to doon sa mga number na mas malapit sa mas mataas na number na nagtatapos sa 0 kesa mas mababa. So ang 48 ay mas malapit sa 50 kesa sa 40. Pero ang 23 ay mas malapit sa 20, which is mas mababa, kesa sa 30. So ang 23 ay hahayaan na lang natin ganyan, hindi na natin i-apply yung idea ng compensation. Pero sa 48, i-apply natin to. So ang pinakamalapit sa 48 na mas mataas ay 50. At para maging equal sa 48, kinakailangan bawasan ng dalawa. So ang bagong representation ng 48 ay 50 minus 2. Palitan ng 48 ng 50, ang bagong equation mo ay 23 plus 50. So madali na to. Ia-add mo na lang yung mga first digits, 2 plus 5 is equal to 7, then kopyahin yung mga remaining digits doon sa number na hindi nagtatapos sa 0, yung 3 sa 23. I-extend mo yun doon sa sum, which is yung 7. So 7, lagyan ng 3 sa dulo, magiging 73. Hindi pa yan final answer dahil meron pa tayong minus 2. 73 minus 2 is equal to 71. At yan ang ating final answer. Hindi ko man nababanggit sa ilang part, pero pwede nyong paghalu-haluin yung mga techniques. Walang problema. Huwag lang kayo malilito. Minsan may mga bagay na hindi ko ina-explain, nangangahulugan na na-explain ko na yon sa mas mga naunang part. Okay? Pero para mas magets nyo, isa pang example. 97 plus 96. Pareho silang mas malapit sa 100 kesa sa 90. So sa parehong number, ia-apply natin ang compensation. Ang 97 ay equal sa 100 minus 3 at ang 96 naman ay equal sa 100 minus 4. Ang 97 ay papalitan ng 100, ganun rin naman ang 96. 100 plus 100 is equal to 200, then huwag kalimutang isubtract yung 3 at 4. So 200 minus 3 is equal to 197 minus 4 is equal to 193. At yan ang ating final answer. So ano ang advantage at disadvantage ng compensation? Ang disadvantage niya, hindi siya effective kapag ang mga last digits ay 5 pababa. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga example natin dito ay may 79, may 48, 97, 96. Nagtatapos to sa mga digits na mas mataas sa 5. At dahil nga doon, ang mga disadvantage niya, hindi siya effective kapag ang mga ia-add mo, halimbawa, 23 plus 21, mas effective doon yung separating at yung traditional na method. Okay? Nakakadalawang techniques na tayo. Dumako na tayo doon sa ikatlo na tinatawag na transformation. Ang given ay 34 plus 67.
Dito, titingin ka ng isang number na mas malapit sa isang number na nagtatapos sa 0 pataas. Di ba ganun rin sa compensation? Pero dito, sa lahat ng cases, isa lang. Sa given na to ay 67. Ang 67, para maging 70, ay kinakailangan mong dagdagan ng 3. At dito na malaki ang pinagkaiba sa compensation. Kung ano yung ginawa mo dun sa unang number, kabaligtaran ang gagawin mo doon sa ikalawang number. Kung sa 67 ay nagdagdag ka ng 3, sa 34 ay babawas ka ng 3. At ito ay magiging equal sa 31. At mabubuo ang panibagong equation na 31 plus 70. Ito ay equal sa 101. Final answer na ba to? Meron pa bang dapat i-add? Meron pa bang dapat i-subtract? Wala na. Final answer na yan. At yan ang advantage ng transformation. Maiksi lang ang solution at diretso agad ng final answer. So kung curious ka kung paano nabuo yung idea na diretsong final answer na, sana makatulong tong munting visual presentation ko. Halimbawa sa classroom, sa left side ay may nakaupong 10 estudyante, sa right side naman ay 14. Ngayon, magpapa-activity si teacher kung saan dapat equal ang nakaupo sa magkabilang side. Pero hindi siya pwedeng magpalabas ng estudyante, hindi rin naman siya pwedeng magpapasok ng ibang estudyante. Yung mga estudyante lang sa room, yung maaaring mag-participate. So binilang niya yung total, 24, dahil 10 plus 14, at dinivide niya sa 2, dahil equal nga. So dapat, sa magkabilang side, merong tag 12. Sa left side ay kulang ng 2, dahil 10 lang sila. Sa right side ay sobra ng 2, dahil 14 sila. Kaya ang 2 sa right side ay lilipat sa left side, para ang 14 ay maging 12 at ang 10 ay maging 12. Ngayon, mag-iiba ba ang bilang ng estudyante sa loob ng classroom? Hindi. 24 pa rin. Kaya ito tinawag na transformation dahil iniiba mo yung itsura ng mga numbers o pinapalitan mo yung mismong number pero yung sum hindi nag-iiba. Ang 10 plus 14 ay equal lang sa 12 plus 12. Naway nakatulong yun sa inyo? So para mas ma-master nyo to, iba pang example. 78 plus 25. Kung titignan mo yung dalawang number, ang mas malapit sa number na nagtatapos sa 0 pataas ay yung 78. At para maging 80, kinakailangan mo itong dagdagan ng 2. So kung ano yung ginawa mo dito, kabaligtaran yung gagawin mo dun sa 25. Nagdagdag ka ng 2, magsubtract ka ng 2. Kaya ito ay magiging 23. Ang bagong equation mo ay 80 plus 23. Ito ay equal sa 103. At katulad kanina, final answer na yan. Kung nadadalian ka na lang dyan at biting ka pa sa example, ito pa isa. Pero this time, 3-digit numbers na. 357 plus 189. Kung sa 2 digits, hahanapin natin yung number na malapit sa number na nagtatapos sa 0. Pero sa 3 digits, kinakailangan mong hanapin kung saan malapit sa number na nagtatapos sa 2 0. Sa example na to, ang mas malapit sa 2 0 ay yung 189. Malapit siya sa 200. At ang 189 para maging 200 ay kinakailangan mong dagdagan ng 11. Kung ano yung ginawa mo dito, kabaligtaran yung gagawin mo dun sa isa pang number. So magsasubtract ka ng 11 dun. 357 minus 11 is equal to 346. Then madali na tong i-add. Dahil ang 200 ay isang number na madaling i-add dahil nagtatapos to sa mga zeros. 346 plus 200 is equal to 546. Ia-add mo lang yung hundreds digit ng 200 doon sa hundreds digit ng sa kabilang number, which is yung 3. Then copyahin mo na lang yung mga remaining digits doon sa 346, which is yung 46. Kaya magiging 546. At ayan, ang iyong final answer. Kung gusto mo pa ng iba pang examples, ay panoorin tong video sa dulo. This is MC, always saying, think more often.